Tiyanin taob sa ganda ni Maxine. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nanganganib na maagawan ng pwesto sa showbiz si Janine Gutierrez at maging sa ganda ng isang newbie sa industry. Ang posibleng makakakumpetensya ni Gutierrez ay ang nakakabatang kapatid na si Maxine Gutierrez na may sipa at tadyak ang aking ganda. Walang dudang pwedeng maging karibal ni Janine ang kapatid sa resibong nakapost sa Instagram mismo ng ina nilang si Lotlot de Leon. Nakabalandara ang larawan ni Maxine na animoy isang international star sa ganda at halos perfect shape ng mukha nito. Mula sa kanyang mga mata hanggang sa ilong at labi, pantay ang hugis ng mukha ni Maxine. Nasa tamang sukat rin ang bone structure ng kabuoang mukha nito. Mistisahin ang dalaga, pero maraming pwedeng ibigay na karakter na aakma sa kanyang itsura. Kung tutuusin, mas maganda pa kaysa kay Catriona Gray ang beauty ni Maxine na sinasabing pinakamalapit na kahawig nito. Mas maamo ang mukha nito kaysa sa Hollywood singer-actress na si Selena Gomez, na hawig din daw ni Maxine. Kahit si Lotlot ay na in love sa itsura ng kanyang anak. O Maxine ang bunso naming kaganda, sabi niya. Kung naman si Maxine ang magpapadapa sa ganda ni Janine, siguradong suportado ito ni Janine. Mahal na mahal ni Janine ang kapatid niya. Nasa kwadra na ng Star Magic si Maxine, base na rin sa icon na inilagay ni Lotlot sa hulihan ng kanyang mensahe. At sa kabilang banda naman, Ororo may matinding pangako kay Bianca. Ikaw pipiliin ko sa araw-araw. Kilig to the max ang maraming fans ngayong ipinagdiriwang ng celebrity couple na sina Bianca Umali at Roro Madrid. Ang kanilang ika-78 months na rin nila. Yes, yes, yes mga kabandira. Mahigit 5 taon nang magjowa ang dalawa. At mukhang lalo pa silang nagiging strong habang tumatagal. Sa Instagram ibinandera ni Roro ang super sweet picture nila ni Bianca. At may binitawan pang pangako para sa dalaga. Months of love, laughter and endless adventures together. Panimula ng aktor sa caption. Mensahe niya sa aktres. Mahal, your love and support means the world to me. Thank you for choosing to love me every day. At pangako ko na ikaw lang ang pipiliin ko sa araw-araw. Pangako yan. Giit pa niya sa post. Aniya pa, here's to a lifetime of love and countless memories with you. My forever and always. May matamis na reply naman sa kanya ang aktres na makikita sa comment section. Say niya, sa araw-araw ng habang buhay minamahal. Mahal na mahal at mamahalin kita, Roro, mahal ko. Saksi ang ama sa ating dalawa. Libo-libong netizens naman ang kilig na kilig sa sweetness ng dalawa. At ito nga ang mga nabasa namin sa comment section. Bagay talagang maging buklod. Naiiyak ako. Praying for your lifetime relationship. Mahal ko kayo, Roka. Love ko kayo. Praying for your happiness always. Stay in love, lovebirds. In game na to. Kilig much. Kasalan na ba to? Bianca Road to Forever Heart Images. At sa kabilang balita naman, Heidi Eigenman emotional sa pagtanggap ng parangal para kay Jacqueline Jose. Halos mangiyak-ngiyak ang celebrity mom na si Andy Eigenman nang tanggapin ang pagkilala para sa yumaunyang ina na si Jacqueline Jose. Pinarangalan kasi ang legendary access ng Honorary Distinctions Award sa naganap na parangal ng sining ng Film Development Council of the Philippines noong April 19. Nakuna ng InquirerNet ang emotional na talumpati ni Heidi sa nasabing award ceremony at nito niya inihayag ang kanyang pagkatuwa at pasasalamat para natanggap ng ina. Para sa aking nanay na si Jacqueline Jose, masaya po akong tumatayo dito para tanggapin ang parangal na ito para sa kanya. Maraming maraming salamat po sa Film Development Council of the Philippines sa pagbibigay ng parangal na ito para sa aking nanay na si Jacqueline Jose. Panimula ng dating aktres sa kanyang speech, pagpapatuloy niya pa. Ako po ay pinagtala na lumaki sa mga kamay ng isang napakagaling na aktres na ibinigay ang buong buhay, ang buong puso, buong kaluluwa niya sa paglikha ng mga pelikula at sa pag-arte. Inamin din ni Andy na masakit para sa kanya ang makatanggap nito bilang naaalala niya ang pagbanaw ng ina. Pero sigurado daw siya na masayang masaya si Jacqueline na ibinigay ang award na ito. She deserves this award and thank you so much for that recognition. Wika ng anak ng iconic actress, aniya pa. Masaya ko pong ihilera ito ng kanyang mahigit 50 na tropiyo dahil sa kanyang galing sa pag-arte.
sa Instagram stories pero na ibinandira ni Andy ang kanyang picture habang nasa stage at hawak-hawak ang tropeyo ng kanyang nanay. Ibinida rin niya ang kanyang formal look para sa gabing iyon at makikitang kasama niya sa pagpunta sa event ang longtime partner niya na si Pelmer Alipayo. Ayon kay Andy, ito ang kauna-unahang formal event na dinaluhan nilang magkasama ni Pelmer. First formal event with Chipox para kay nanay, caption niya sa IG post. Kung maaalala noong March 2 nang sumakabilang buhay si Jacqueline sa edad na 60. Una nitong kinumpirma ng kanyang talent management na PPL Entertainment noong March 3. Kinabukasan naman ay opisyal na ipinaalam sa publiko ni Andy na myocardial infarction or heart attack ang sanhi ng pagpano ng batikang aktres. Ilan sa mga nagawang pelikula ni Jacqueline ay ang Private Show noong 1985, White Slavery 1985, Itanong Mo sa Buwan 1988, Machete 2 1994, Sarong Banggi 2005 at Marosa 2016. Sa telebisyon lumabas siyang The Legal Wife noong 2014. Maaalala mo kaya at if PG's ang probinsyano. Habang sa kabilang balita naman, Rian Ramos umuwi na ng Pilipinas matapos mag-stack sa Dubai Airport. Finally, makakauwi na ang kapuso aktres na si Rian Ramos matapos itong mag-stack ng ilang oras sa Dubai International Airport. Isang aktres sa ilan ng pasahero na naantala ang pag-uwi dahil sa lakas ng ulan sa bansa na naka-apekto sa operasyon ng paliparan. Sa ex na dating Twitter noon, ibinandira ni Rian ang mga larawan kung saan makikita ang kanyang ginagawang higaan, pati na rin ang mahabang pila ng mga tao sa connection desk. Tanong ng aktres, anyone from Emirates Dubai who could help me need to rebook? Matapos ang ilang oras ay nag-update na si Rian na finally ay makakauwi na siya. Hallelujah! Thank you Lord! Saan niya pa? Sa hiwalay na tweet, ibinahagi niya na isang milagro raw ang nangyari. Grabe! Super miracle yung nangyari. So happy to be coming home. So excited to shower too. Say pa ni Rian. Nagpostong ito sa kanyang Instagram stories ng mga larawan mula sa kanyang karanasan sa pagkakastock sa airport. Chika pa ni Rian. Dalawang araw rin siyang nanatili sa loob ng airport. Going home after sleeping on airport floors. Thank you Lord, saad niya sa caption. Nag-comment naman si Michelle D sa post ni Rian. Aniya, come home safe please. Nakaranas ng disruption ang Dubai International Airport matapos magkaroon ng bagal sa iba't ibang parte ng United Arab Emirates dahil sa lakas ng ulan ngayong linggo. Pero ayon sa aming source ay nakauwi na ng Pilipinas si Rian Ramos. Ngayon ay safe siyang nakauwi at naging masaya naman ang kaniyang flight. Sabi niya, miracle daw ang nangyari. At sinabi niya kung ma-experience niya muling iyon ay ayaw niya na kasi hindi daw madali. Napakainit, napakaraming tao at nakakatakot ang nangyari.